sa sarap na ulam. Sa usawan. At kung ano pa yan. Hindi makukumpleto yan pag wala ang kanin. Hindi nga naman maitatanggi ang pagmamahal nating mga Pinoy sa kanin. Ika nga nila, it's never a meal without rice. Aminin natin, kapag walang kanin, parang kulang ang ating araw. Kahit na kumain tayo ng marami, pero pag walang kanin, hindi tayo nabubusog. Halika at alamin pa natin ang negosyo ni Carol Collantes, 34 anyos na tiga Quezon City. Ay nasa kolehiyo, nagsimula siya mag-angkat ng bawang at sibuyas. So bumabiyahe po ako ng Divisoria para kunin yung mga sibuyas at bawang, tapos dinadala ko po 'yan sa kung saang area ng Metro Manila. So doon po ako nakakapag-create ng profit. Maraming pinagdaanan si Carol bago nasimulan ang bigasan business. Nandyan ang pagkakaroon ng food kiosk business at pagiging car dealer. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga. Dahil ang aking eskwelahan noon ay nasa Intramuros. So kukunin ko yung mga sibuyas at bawang doon, tapos papasok ako sa eskwelahan, tsaka ako i-deliver sa kung saang lupalop ng Metro Manila, kung saan yung may order sa akin. So sa ganung paraan, kahit papano, natutugunan ko kung ano yung mga kailangan ko. Doon na ako nakapagsimula, lumaki ng konti hanggang sa nung enough yung budget. Nagkaroon tayo ng chance ang makapag-negosyo ng konti, buy and sell po ng sasakyan yan. Diyan po ako nagsimula nung college. Noon pa po kasi, simula nung kami nagkakilala ng aking misis na ngayon, noon niya pa ako inuudyok na pumasok sa agriculture since kanila pong negosyo ay bigas dahil po siya ay tiga Isabela. Ang gusto niya mangyari noon is kung umuwi kami sa kanila at palaguin namin kung ano yung meron silang nasimula na doon na konti. Sa Manila, meron tayong ilang profesyon na hindi ko maiwan. So we came up with the idea na sabi ko, sige, tutuloy natin yung agri pero dito natin yung sisimulan sa Metro Manila. Simula si Carol sa pagbebenta ng bigas sa kanilang bahay. Dati ay 30 hanggang 50 sako ng bigas lamang ang kanyang inaangkat. Ilang buwan lamang nung nakuha namin ang sistema, umabot na to sa 150 na sako. After a month ulit, naging 300. Hanggang sa ang nangyari na ho sa atin, nagpapababa na tayo ng 10-wheeler na truck. Kuhin ang isang karga ng truck, humigit po kulang sabihin mo ng 700 na sako. Kaya mabilis na nakilala ang kanilang negosyo sa kanilang komunidad ay dahil na din itong pandemic ay nagbenta sila online. Mga tao ay takot lumabas. So sabi namin, sige, bakit hindi tayo maghatid sa kanila? Doon ho nagsimula ang idea. After ho noon, naging distribution nga siya. Then eventually, nagkaroon kami ng chance ang makakita ng ilang mga retail. At na lumago ng lumago yung puhunan hanggang sa kinaya nating magbukas ng medyo decente at medyo maganda-ganda naman na flow na ng ganitong klaseng bigasan. At aside sa bigas, nag-o-offer na din sila ng itlog at uling. Mantika at ng mga sabon, pwede po yun. Diskarte niya po kung ano po pwede. Sa ngayon, ang Pablo's Harvest ay mayroon ng dalawang branch. So eventually ho, gusto ko kong magkaroon nitong taon na to ng mga dalawa pa. Kung papalarin, bakit hindi tayo maging rice mill na mismo kung saan na tayo na mismo ang nagigiling ng bigas. Sa mga gusto pong bumisita sa aming tindahan, nakikita po ito dito sa Shorthorn Street. Sa kahabaan ng Shorthorn Street, dalawa po ito. Isa po sa may Bungad at isa sa bandang dulo ng Shorthorn sa may Project Gate, Quezon City. Kung gusto nyo po ng matutunan pa ang negosyo nito, makapagsimula, kami po mismo ang direct dealer. So sa akin ho mismo manggagaling ang bigas. Kung gusto niyo makapagsimula, hindi ho tayo magiging madamot sa impormasyon, ibibigay ho namin yun sa inyo at palalagoyin ho natin yan. Kami ho ang inyong magiging kaakibat or business partner sa negosyo nito. Salamat po sa inyong panonood. Sana ho ay meron kaming naibahagi sa inyo at meron kayo naitutunan. Sana naging inspirasyon itong episode na ito. Pa-subscribe na lang po at pakipindot yung bell button para kayo po ay ma-notify sa ating mga susunod na episodes pa.
Salamat po.